Maraming nagtatanong kung alin nga ba ang mas malakas at mas mura at sulit dito sa dalawang ito. Itong Rusi Sparkle 150i na bagong labas ni Rusi na water-cooled. O kaya naman itong si Euromotor Samurai 155i. Kung kayo ang tatanungin, alin nga ba sa dalawa? My hands stable, I feel able to turn the tables. I could do this, just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new viewing. I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness. I just need a hike for it. I'm standing up 'cause I've had enough. Para naman sa presyo ng Rusi Sparkle 150i, ito ay nagkakahalaga ng 75,000 at may down payment na 5,000. Check nyo na lang din yung kanilang monthly tsaka rebate. At para sa Euromotor Samurai 155i, nagkakahalaga ng 88,900 at may down payment din na 5,000. Check nyo na lang din yung kanilang monthly tsaka yung mga available na color na to. See the light, intuition be my guide. This is how I have survived. I'm standing up 'cause I've had enough. I won't give up on my chance. As long as I'm breathing, I'm not retreating. I could be bleeding, I'll take a beating and keep on proceeding. I'm not fatiguing, 'cause once I enter the ring, I'll be undefeated. So yun na nga, sa kanyang front view, dito sa kanyang handlebar, maganda yung style dito. Gusto ko yung pagka-red dito eh. Napansin natin, wala tayo rito brake lock. Hindi tayo naka-combi brake dito. Meron tayong park light na LED. Dito na rin yung signal light niyan. Maangas yung datingan talaga nung kanyang headlight. Ito yung talaga yung ano dito eh, yung pinaka nagpapogi eh. Diba, napakaganda ng itsura ng kanyang headlight. So lahat ng ilaw na ito ay naka-LED na. Telescopic fork. So naka dual pad caliper, naka single disc brake tire rito na wavy design, medyo maliit lang. At maganda yung mugs, tubeless na rin. And then maganda yung design ng ating mugs, para siyang may pinagtabasan. Yung size nito ay 90x80x14 battery. Dito pa rin sa ating gulay board. Malawak pa rin yung ating gulay board dito. Pwede tayo maglagay dito ng mga gamit. Meron tayong side pocket. Dito medyo mababaw. Dito naman, malalim din naman. Meron din tayo ritong USB charging port para sa mahabang biyahe natin. Meron tayong utility hook. Ayan, ignition key. Meron tayong shutter lock. At hindi siya keyless, no? Di susi pa rin siya. Ito yung susi niya. Sa handlebar, naka-upright position tayo rito. Naka-fully digital tayo rito. Sa mga switches, meron tayong kill switch. Ito ay may idling stop siya. Okay. Meron tong on and off ng kanyang idling stop. So, pwede natin patayin yung ating ilaw. Meron tayong park light, headlight, and off. Electric starter. Dito naman sa side, meron tayong hazard switch, flasher, high and low, signal light, and then busina. Sa compartment, meron tayong helmet hook compartment. Ayan, malawak din siya. Meron tayo rito dahil nga water cooled na to, naka liquid cooled na tayo rito. Yung radiator niya malaki din eh. Malaki din yung cover ng ating radiator cover dito. Para sa radiator, malaki. And then may swing arm.
matte finish na kulay gray. Meron tayo rito ang tar hugger para sa talsik ng mga putik. Stylish pa rin ng ating muffler. Maganda rin ang ating cover. At syempre, dito sa likod ay naka-drum brake. Pero sana dito, ginawa na nila na disc brake. Para at least medyo kakaiba siya compared dun sa mga kamukha niya ito, diba? Ang size dito sa likod ay 180x14. Tubeless na rin yan. Ating taillight, same pa rin naman ng 125cc. Ayan. Pero ang ganda rin ng itsura talaga nito, lalo na kapag may nakakasabay akong ganito. Signal light, flexible. Yung ating plate light, may reflector, lagayan ng plate. At malapad at maganda at flexible na rear fender. Ang monoshock tayo rito. Ay, adjustable siya. Ayan, pinipihit lang na gano'n, no? Gilid or dito sa kanyang CVT. Napaka-bulky, napakaganda ng itsura. Wala lang tayo rito ang kickstart. Siyempre, meron din tayo rito ang side stand kill switch. Ang kagandahan, sa may bandang gilid, ayan, kita niya naman yung Samurai. And then, meron na siyang water cooling. And then, Euro motor dito sa baba. And then, 155. So, meron pa rin naman tayong CBS dito sa may side. Ayan. So, mas maganda, naka-embossed na siya. Naka 3D emblem. Tapos siya 155i. Kulay red na yan. Mas angat siya. Mas kitang-kitang mo na siya, diba? So, kasya pala rito yung half-face na helmet, no? So, ganda ng upuan. Meron siyang mga design na ganyan. Kanyang mugs. Ayan, kulay gold na siya. Pero meron pa rin siya rito yung maangas na butterfly design. And then, yung kanyang signal light, o LED, yung kanyang headlight. High and low. Tapos, naka-telescopic fork pa rin tayo rito. May CBS siya. Naka-single disc brake. Naka-dual pad caliper. Tapos, combi brake na rin dito sa harap. Ang ganda yung kanyang mugs. Ganda na paint job. Cordial yung kanyang brand para dito. So, ang size naman dito sa harap ay 180x14. Ayan. Tubeless na rin yung isang to. Pero meron din tayo rito ang gulay board. Gandahan din. Meron din tayo rito ang utility hook. Then, keyless na nga rin pala to. Ayan. Dito rin binubuksan yung seat. Meron din tayong side pocket dito. Ayan. USB charging port nandito sa side. Handlebar is naka-upright position tayo rito. Meron nga rin pala tong on and off ng kanyang idling stop. On and off ng kanyang headlight. Electric starter. Then, panel gauge natin. Try natin buksan para at least malaman nyo yung itsura. Signal light. Ayan, dito sa taas. Wala siyang hazard. So, sana dito, additional features. Maglagay din rin silang hazard, diba? So, meron din siyang ilaw para dito sa kanyang ignition. Diba? Siyempre, naka-liquid cool tayo rito. Ganda yung kanyang cover para dito sa kanyang liquid cooled or sa radiator niya. Meron din tayong tar hugger. Meron din tayong swing arm. Naka dual pad caliper, single disc brake, and then naka mugs din tayo rito. Tubeless na rin ang isang to. And ang size dito is 120x70x14. Napaka-stylish din nung itsura ng ating muffler dito. And then yung style ng ating cover and yung ating signal light. Ayan. Flexible din to. Ayan o. Plate light. Meron tayong reflector and then malapad yung ating fender. Monoshock tayo rito. And then naka-ESP plus na rin to. Wala tayong kickstart dito kaya monitor nyo palagi yung battery nyo. Meron din tayo rito ang side stand kill switch. I could be bleeding, I'll take a beating and keep on receiving.